Welcome back to my channel. This is me, Jackie. Ang maging laman ng aking video ngayon ay I will show you on how I will cook my pancit for today only. So, ipapakita ko na ang ingredients sa inyo. Ito, unahin ko yung cabbage. Yan yung repolyo ko. Ang dami. Gusto ko madaming cabbage ngayon. Tapos, yan, imbis na beans, naging sitaw na siya. Kasi wala akong beans eh. At saka ito ang aking manok. Na-boil ko na siya. Ngayon, i-slicein ko siya ng maliliit. Tapos, saka ko siya igigisa. Tapos, yun na. Lutuin ko na kung paano ko lutuin yung pansit ko ngayon. Itong manok, binoil ko na siya kasi gusto ko nga siyang masyadong maluto. So, first luto niya yun. Tapos, mamaya, yun na yung i-final ko na doon sa pagluto ko ng pansit. And as of now, nag-prepare ako yung chicken liver na niluto ko ng masarap na luto ngayon. Kaya ko pinakita yan kasi kung yung pinagprituhan ko, dyan ko iluluto itong pansit. So, tignan natin. Ngayon, tanggalin ko na itong liver kasi nag-prito ko na siya. At dito ko na iluluto yung manok. Kaya dito ko iluluto rin kasi yung ibang sarap nitong liver napunta dito sa mantika. So, kapag niluto ko yung pansit dito, mapupunta rin yung ibang lasa. Ayan. Diyan na muna. Ngayon, ilagay ko na yung chicken ko kasi masusunog yung mantika. Hindi ko pa sila slice lahat. Lagay ko lang yung slice. Slicing ko pa itong iba ng maliliit. Ito pa yung dagdag na ingredients. Hindi ko nasabi kanina kasi basta na lang ako sumabak ng video ko. Hindi pala nandito lahat yung ingredients. Ganun kasi ako kapag gumagawa talaga ng video. Yung pag sumabak ako, hindi ko pinaplano kung anong sasabihin ko, kung anong paang performance ko. Yung kung anong nangyayari that moment na lang, yun na lang ang sinasabi ko. Hindi ko pinagplaplanuhan. So, ganun. Kaya madami akong mali-mali kasi hindi planado kasi yung style kong maggawa ng video eh. So, ngayon, ang isa pang, syempre ang pinaka-ingredients ng pansit, yung noodles. Tapos, meron pa akong itong pang gisa ko, yung sibuyas at bawang. So, ilalagay ko na ngayon kasi naluluto na yung manok niya. Ayan. Para mag-isa na siya, ilalagay ko na ngayon on gisa moment na siya. Itong noodles ko actually hindi ito pang pansit talaga kasi ito yung binigay nung friend ko dyan na kapitbahay namin na Indiana na ang ano to eh, parang pang good for soup. Kaso, wala akong ibang noodles ngayon. So, ito na lang. Pwede naman gawing pansit. Tignan ko na lang kung anong mangyayari. Kung anong kalalabasan itong pansit ko for ngayon. Ganito siya eh. Siguro, luto ko ng tatlo. Tatlo siguro. Ang pwede dyan sa mga gulay ko na yan. Ang pwede i-combine sa gulay ko. Ngayon, ganito na ang nangyari. Yan na ang chicken. So, ngayon, nagigisa na siya. Tingnan nyo, nag-brownish siya kasi yung mantika na pinagprituhan ko nung liver, ito rin yun. So, yung taste kasi nung ginawa ko sa chicken liver kanina eh yung may pagkatusino siya na taste. So, kaya ganyan na naging ganyan rin yung chicken ko na gagamitin ko ngayon for pansit. So, ilalagay ko na yung
Tignan ko kung luto na yung noodles at gulay. Ay, ano niya? Cabbage niya. Ayan, naluluto na yung noodles. Yan. Luto na yung repolyo niya. Yung noodles na lang. So, i-low fire ko siya para pampaluto lang sa noodles niya. Pampalambot lang. Tingin ko naman, luto na yung noodles niya. So, ilagay ko na itong sitaw. Tapos, kunting halo lang para ma-mix na siya. Ngayon, ito pa yung, ito na yung ingredients na pampalasa na hindi ko na ipakita nga kanina na iba pang ingredients niya. Ito yung toyo. Siyempre, napaka-importante. At saka, lagyan ko siya ng madaming black pepper, ground black. Yan na ang pansit ko. Medyo may pagkatubig pa siya ng konti. So, lakasan ko yung apoy para mag-dry siya. See? That's my pansit. Ayan. Kanina puno ito. Ngayon, naging half na. So, magiging maliit na yung ano. Magiging konti na rin yung madaming naging konti yung madaming repolyo. Hindi mo na nga makikita ngayon yung repolyo eh. Nakaberan siya ng noodles. Diba? So, tama lang pala yung nilagay kong repolyo. Parang inano siya, pinongker nga siya ng noodles and parang nawala na rin yung repolyo niya. Eh, ang dami-dami kanina, diba? So, yan. Konting pa-dry lang ng ano, tapos kain na ako. Eto na.
done na ang pansit ko. Kakain na ako. Prepare lang ako ng food ko. Eto na siya. Yan ang pansit ko. Yan yung liver kanina. So, ngayon, ito na rin ang rice ko. Hindi siya bago. So, ngayon, kain na ako. In the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this day give, which we are about to receive from thy bounty. Thank you for this food, through Christ, O Lord, Amen. In the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Tikman ko na. Akala nyo, pansit lang ang kainin ko. Hindi, kakain ako ng rice. Kasi ito yung breakfast ko eh. Itong liver, sure ako sa lasa nito kasi matagal ko nang niluluto to. Nagluluto ng ganito. Sarap ito. Itong pansit ang hindi ko tinikman. Kasi, hindi kasi ako yung taong kapag nagluluto, tinitikman ko. Hindi ako ganun. Ewan ko, pero dapat ang tama talaga, tinitikman eh. Kaso ako, tansya-tansya lang. Tsaka dapat, pag nagluluto, naka-apron eh. Kaso, porque kasi hindi pa ako naligo, hindi na ako nag-apron. Ang tikman ko na itong pansit. Ano kaya kinalabasan? Kapag ganito yung ulam na dry, dapat magkamay-kamay, dapat, di ba? Masarap magkamay-kamay. Pwede namang kamay-kamay na lang sana. Kaso tinidaw ko tsara ako ngayon, nag-i-inarte ako eh. Tingnan ko siya. Mainit na mainit. Kaya hindi na ako tumitikim pag nagluluto ako kasi alam ko yung tansya-tansya ko lang. Alam kong tama. Kaya to, masarap na naman. Masarap ang pansit ko. Masarap. Kaya ako kasi tiwala ako sa tansya ko ng pagluto. Kaya hindi ko na talaga tinitikman while cooking. So yung nilagay kong noodles, tumpak pa rin, pa rin pala siya. Tama pa rin siya. Okay lang pang noodles, hindi lang pang soup. Ay, hindi, okay lang pang pansit, hindi lang pang soup. Tapos tignan nyo yung madami kong repolyo kanina, nawala na. Kasi naluto na siya. So, tama lang. So, masarap. Napaka incomplete ingredient siya kasi wala siyang repolyo. Yung beans dapat, sitaw na lang nilagay ko kasi yun ang meron ako. So, sitaw at saka repolyo lang. At saka yung mga toyo lang, yung ibang ingredients niya, masarap na. Masarap. Malambot pa yung noodles. Sabayan ko siya ng teh. Sabi siguro ng iba, ano ulam ba yung pansit? Oo naman. Bakit naman hindi pwede? Alam nyo naman, duming-duming dito. Pwede lahat. Kasi yung iba, merienda lang, diba? Ang alam lang nila merienda sa pansit. Pero ako, syempre, breakfast ko kasi ito. At itong liver ang parang pinakaulam ko. Parang patikim na rin ako ng paulam na lang din dito sa ano, pansit. Diba? Kasi kakain ako ng rice talaga kapag morning. Ngayon anong oras na? 10 o'clock na. 10 o'clock talaga ang breakfast ko dito. So, that's all for my pansit video for today. Salamat. Thank you. Sa mga gustong mag-comment na lang din.
mag-like at saka pa-share naman. At saka doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, pa-subscribe naman para ma-update pa kayo sa mga susunod kong gawing video. Thank you. Bye-bye.